Isa sa pinakasikat na Korean actress ngayon ay si Sonya Jin. Kilala at atin alamin kung paano nagsimulang sumikat ang nanalo ng Most Popular Actress sa ginanap na 56th Baeksang Award, si Sonya Jin. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang like and share para updated sa inyo sa mga bago kong video. Si Sonya Jin ay ipinanganak na si Sonya Jin noong 11 ng Enero taong 1982 ay isang aktres sa Timog Korea. Naging tanyag siya sa mga pelikula na may temang romansa at serye sa telebisyon tulad ng The Classic noong 2003, Summer Scent noong 2003, A Moment to Remember noong 2004, at April Snow noong 2005. Nanalo siya ng pagkilala sa pag-artes para sa kanyang kakayahang magamit sa iba't ibang pagganap, mas kapansin-pansin sa Alone in Love noong 2006, My Wife Got Married noong 2008, The Pirates noong 2014 at ang 2016 films na The Truth Beneath at The Last Princess. Kilala rin siya para sa kanyang mga lead roles sa mga romance drama tulad ng Something in the Rain noong 2018 at Crash Landing on You noong 2019 hanggang 2020. Nagsimula si Sonya Jin sa mundo ng pag-aartista bilang pagganap na Jung Mi-jo sa pelikulang Secret Years ni Park Ki-hang noong 2000. At pagkatapos ay nagpatuloy sa pangunguna sa mga drama sa telebisyon tulad ng Delicious Proposal, Sun-hee at Jin-hee, at Great Ambition. Ang kanyang unang papel na may mataas na profile sa sinehan ay sa Im Kwon Takes Chihua Sikan na nakascreen sa Cannes at umuwi ng isang Best Director Award noong 2002. Ang pinakamalaking tagumpay ng kanyang maagang karera ay sa kasunod na mga pelikulang Lovers Concerto at The Classic, pareho matatag ang kalagitnaan ng antas ng mga hits sa Korea. At partikular ang The Classic na isang gawa ng director ng My Sassy Girl na si Kwak Jae yung nakatanggap ng malawak na pagkakalantad sa mga rehiyon tulad din sa Hong Kong at Mainland China. At ipinakilala si Sonya Jin sa East Asia Stardom. Pinatatagpan ni Son ang kanyang katayuan bilang isang bituin ng Hallyu Korean Wave noong 2003 sa pamamagitan ng nangunguna sa drama sa TV na Summer Scent. Ang pangatlong pag-install ng serye ng temang Endless Love sa direksyon ni Yoon Suk-ho, ang kanyang kasunod na dalawang pelikula ay napatunayan din na malaking hit sa East Asia, A Moment to Remember. Batay sa isang sikat na serye ng Hapon, nagtakda ng mga talaan ng box office sa Japan at nagbenta ng higit sa 2 milyong mga tiket sa Korea. Habang ang April Snow kung saan nakisabay siya sa superstar na si Bae Yong-jun ay isang hit din sa Japan at China, si Son, na nagdekorasyon ng isang dalisay at walang salan na imahe sa kanyang mga pelikula na The Classic at A Moment to Remember, ay binigyan ng titulo, Unang Pag-ibig ng Bansa sa Korea. Higit pang nakilala si Sonya Jin pagkatapos ang kanyang magandang larawan ng batang babae sa kanyang susunod na mga proyekto. Kinuha niya ang mga tungkulin ng isang artist ng kon sa The Art of Seduction, isang ambisyosong reporter sa Spotlight, isang femme fatale sa Open City, at isang diborsyo sa seryeng kritikal na inangkin na Alone in Love noong 2008. Ang kanyang paglalarawan ng isang polydress na babae sa My Wife Got Married ang nagdala sa kanya na makuha ang kanyang Best Actress Han Ors mula sa prestihiyosong Blue Dragon Film Awards at iba pang mga lokal na nagbibigay ng award. Matapos ang pag-film sa madilim na misteryo na White Night, nais ni Son na gumawa ng isang mas kasiyahang proyekto, kaya pinili niya ang romantikong serye ng komedya na Personal Tapes, na sinundan ng kakilap-kilabot na romantikong comedy film na Spellbound noong 2012, si Son ay nakastar sa kanyang unang blockbuster na The Tower. Isang muling paggawa ng 1974 na Hollywood disaster film na The Toherang Inferno, bumalik siya sa telebisyon noong 2013 sa drama ng paghihiganti na si Shark na kilala rin bilang Don't Look Back.
The Legend of Orpheus. Pagkatapos ay may pamagat na Blood and Ties, isang tagahanga tungkol sa isang anak na babae na pinaghihinalaang na ang kanyang ama ay kasangkot sa isang kaso ng kidnap murder. Pinagsama muli si Sonkay Shark co-star na si Kim Nam-hil sa 2014 period adventure film na The Pirates, na nakatanggap ng halo-halong mga pagsusuri ngunit isang commercial na hit at nanalo ng award ni Son ng Best Actress sa Grand Bell Awards. Si Son ay sunod na nakastar sa itim na komedya na Bad Guys Always Die sa katapat na aktor ng Taiwan na si Chen Bolin, isang co-production na Chino-Koreano na kinukunan sa Jeju Island. Noong 2016, muling nakasama si Son sa My Wife Got Married co-star na si Kim Joo-hyuk sa The Truth Beneath, isang political thriller. Nanalo siya ng Best Actress sa 25th Bill Film Awards at 17th Busan Film Critics Awards para sa kanyang pagganap. Pagkatapos ay ginampanan niya si Prinsesa Dirty sa biopic na Last Princess, na tinulungan ni April Snow. Director Herjin Ho, ang pelikula ay umukit ng mga positibong pagsusuri ng mga kritiko at nagpatuloy upang maging isang box office hit, na kumita sa $40.35 million sa buong mundo. Si Son ay pinuri ng mga kritiko para sa kanyang natatanging pagganap sa kanyang paglalarawan ng ang hindi malalim na kalaaliman ng emosyonal na pagtaas at pagbagsak ni Day to Kai. Nanalong marami ng mga accolades para sa kanyang pagganap. Noong 2018, si Son ay lumabas kasama si So Ji-sub in the romance film Be With You, batay sa nobelang Japanese ng parehong pangalan. Sa parehong taon, si Son ay bumalik sa maliit na screen pagkatapos ng 5 taon kasama ang romantikong drama ng JTBC na Something in the Rain. Ang serye ay isang komersyal na hit at natanggap ni Son ang mga review para sa kanyang pagganap. Si Son din ay nakastar sa crime thriller The Negotiation kasama si Hyun Bin. Gumanap na isang profesional na negosador na nagtatrabaho upang mailigtas ang mga hostage noong 2019. Muling nakasama ni Son si Hyun Bin sa hit romance drama na Crash Landing on You bilang isang mayaman na tagapagmana na nagmamahal sa isang opisyal ng komisyon sa North Korea. Ang gula ay isang malaking tagumpay at ang pangatlong pinakamataas na narrate na Korean drama sa kasaysayan ng telebisyon. Sa susunod ay atin alamin ang mga lalaking bumihag sa puso ni Sonya Jin. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood. Huwag ninyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong video.